Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, mapagpalang umaga po sa ating lahat, at sa misang ito, patuloy ho natin ipanalangin ang mga intensyon na ipinaabot sa atin hong impilan at sa atin hong programa. Kaya naman, upang tayo ay maging karapat-dapat sa mga pagpapalang ating hinihiling sa Panginoon, ngayong mga sandaling ito ay ating aminin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lubusin sa aming pagdiriwang ang pagganap sa pagkabuhay na anak mong mahal upang ang mga minarapat mong sa binyag magbagong buhay ay maging hitik sa bungang dulot ng iyong pagsubaybay at maluhating makarating sa ligayang magpakailanman. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang mga sumusunod na araw sa pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang makapal na tao. Kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, "Sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito. Hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hinti, sapagkat ganito ang inuutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hintil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig." Nagalak ang mga hintil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya. At sumasampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan, gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon. At sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit saan namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito, siya na rin ang naghayag.
sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Tapat siya sa kanila, at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidambana, taglay niyo ang aking diwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisihan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakakita sa akin ay nakakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang ihilingin ninyo sa pangalan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, mga kapanalig, mapagpalang umaga po sa ating lahat at magpasalamat po tayo sa Diyos sapagkat muli po tayong tinipon ngayong umaga ng Sabado, 27 ng Abril, taong 2024. At patuloy ho tayo sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng Pasko ng Muling Pagkabuhay at nasa 4 na linggo na po tayo sa pagdiriwang na ito. Napakaganda po ng mga pagbasa natin, lalo na po ang ating Ebanghelyo, at malaki rin po ang hamon sa atin. Alam niyo po, noong Teacher's Day, may nabasa po akong post, no, sa Facebook na mayroong isang estudyante. Dahil siyempre pag Teacher's Day ay kanya-kanyang bati, kanya-kanyang pagpapahalaga, kanya-kanyang pagpaparating ng pagmamahal sa kanyang mga guro. Ano. Mayroon pong isang estudyante na nilarawan niya na para sa kanya ang kanyang teacher ay mukha ng Diyos. No? Medyo na-curious po ako doon sapagkat para doon sa estudyante, no, ang kanyang teacher is an image of God. No, binasa ko ng konti ang kanyang sulat at nais na mensahe sa kanyang teacher at kung ba't niya nasabi yon. Sabi niya, para sa akin, ang teacher ko is the image of God. Bakit? Sapagkat sabi niya, sa teacher niya nakita ang magandang halimbawa. Sa teacher niya naramdaman na kahit nagkakamali siya,
ay tinatanggap siya at binibigyan siya ng maraming pagkakataon at sa teacher niya din, no? Nararamdaman ang tunay na malasakit at pagmamahal. Kaya sabi niya, ang teacher ko is an image and likeness of God. Tayo, mga kapatid at kapanalig, pag may ibang tao nakakita sa ating magulang, hindi po ba, at nakita tayo for the first time, may mga komento at feedback. Sinasabi, uy, kamukha mo ang nanay mo. Kamukha mo ang tatay mo. No? Siguro ho, nasabi na yan sa atin na mayroong resemblance ang physical appearance natin sa ating magulang. At magpapatunay na kapag minsan nakita na tayo, parang nakita na rin nila ang ating mga magulang. Sinasabi ko po ito sapagkat ngayong araw sa ating Ebanghelyo, sabi ni Kristo, ang nakakakita sa akin ay nakakakita na rin sa aking Ama. Kaya sinabi ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin, no, ang Ama at masisihan na po kami. Pero sumagot si Jesus, sabi niya, matagal na ninyo akong kasama, Felipe, diyat at hindi mo pa nakikilala. Kaya nga nakakakita sa akin ay nakakakita sa Ama. Ibig sabihin at panghulugan ng ating Panginoon, mga kapanalig, sa Ebanghelyo ngayon, na ang identity ni Jesus ay klaro na ang Ama at siya ay iisa. Hindi man akma o sapat na talaga magkamuka si Jesus at ang Ama, pero kapag nakita natin si Jesus, naalaman natin siya, nakita na natin ang Ama. Kapag nagsalita si Jesus, napapakinggan na rin natin ang Ama. Kapag nagpapagaling si Jesus, nararanasan na rin natin ang pagpapagaling ng Ama. Kapag nagpapatawad si Jesus, ay atin ding natatanggap ang pagpapatawad ng Ama. In the same way, when Jesus listens to our prayers, the Father grants our wishes. Dahil si Jesus at ang Ama ay iisa at lahat tayo ay kanilang niyayakap. Kaya ano po ang matingkad na hamon sa atin? Maganda yung karanasan ng estudyante. At kuminsan, maganda din tingnan sa positibong pamaraan kapag hinahawig tayo o nakikilala tayo dahil sa anyo natin, dahil sa ating mga magulang. Dahil nagpapakita po yan na tayo ay hinulma at ginawa sa imahe ng Diyos. Kaya, mga kapatnalig, tayo mga tagasunod ni Kristo, kahit papano at dapat, no? We have the resemblance of the identity and image of God in our life. Kaya, when we think, when we speak, when we act like Jesus, nakikita po nila ang Diyos sa atin. Nakikilala ang Ama sa atin. Sa pagpapakita po ng ating pagmamahal, malasakit sa iba, nakikita nila ang mukha ng Diyos sa atin. Sa ating pagmamahal, no, nararanasan din sa iba at sa ating mahal sa buhay, nakikita ang mukha ng Diyos sa atin. Kaya in whatever situation we are in and whatever decisions we make, siguro maganda ho, we pause, no, for a while and reflect. Nakikita ba si Jesus sa akin? Nakikita ba ang Diyos sa aking salita, sa aking ginagawa at sinasabi? Sa pamamagitan po nito, pinaparangalan natin ang Diyos at tayo nagiging tunay na Kristiyano at nagiging kamukha ni Kristo. No? Bagong Kristo. O hindi man bagong Kristo, kamukha ni Kristo. Lalo na sa mga naghahanap ng mukha ng Diyos sa kanilang buhay. Dahil lahat tayo nilalang at the end of the day ay mula
sa Diyos. Inulma sa imahe ng Diyos. At sa ating mga gagawing kabutihan, tulad ng ginawa ni Jesus, ay tunay natin may papakita, no? Sa mga naghahanap at sa ating kapwa, ang tunay na mukha ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa ating Ama na ipakita sa atin ang daan patungo kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Ang ating tutugon, Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kalwalhatian. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kalwalhatian. Atin awang madama ng presensya ni Jesus na siyang ating katotohanan sa pamamagitan ng ating pagpapatotoo at mga halimbawa ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kalwalhatian. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway akayin ang mga mamamayan sa tamang landas ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kalwalhatian. Sa mga maliliit ng ating lipunan, naway maibalik ang dangal at pag-asa sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kalwalhatian. Ang mga biktima ng pangaapi at kahalayan, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kalwalhatian. Ang mga namayapa, naway makarating sa lugar na inihanda ni Kristo para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kalwalhatian. Diyos na aming Ama, manatili ka sa aming piling sa pamamagitan ng iyong anak at loobin mong siya ang aming maging daan, ang aming katotohanan at ang aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang pag-ayon ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tawa ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
makapangyarihan. Puspos ng luwalhati ang langit at lupa. O sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang narito sa ngalan ng... sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at bagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Malabirheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Dumulog tayo ngayon sa ating Ama,
sa panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumayin rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo, mga kapanali. Kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na inaniyahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko
na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay ng ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, Ikaw ang daan, Ikaw ang katotohanan, at Ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nagutos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Magpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag na Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manigluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar.
sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento. Alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman. Ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, tang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina't kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan na dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong mahal na pangalan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panandalihin kami sa kapayapaan at sumamin namang lagi ang iyong pagpapala. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawa na nawa ng Diyos ng makapangyarihang Diyos ang kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sanctum.
Christet fides supplementum sensui defectivi genitori genitoque Cielo Christi Tisti Ei cum ne delectementum in sabentem oremus Deus qui novit sub sacramento mirabili passiones tue memoriam reliquisti triviuque sumus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tue fructum, in nobis et iudaeos insiamus, quid vivis et regnas in saecula saeculorum. Purihin ang Diyos. Purihin ang Kanyang banal na pangalan. Purihin ang Kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang Kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang Kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang Kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang Kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo, mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. And all